Ito yung LTO dito. Kanan natin. Ayan, kumuha ko ng driver's license stand yung July. Kasi inabol ko yung deadline kasi after ng July daw, pagka August, eh mag-driving school na. Eh, hindi pa naman ako masyado magaling. Sabi ko sa sarili ko, sige, okay na. Eh, 1,000 lang naman yun. Kung papapasa ako, hindi, tsamba. Pag hindi naman, okay lang, 1,000. Kaysa mag-driving school ako, abutin ng 10,000 yun eh. Baka ngayon wala pa akong lisensya. Ayan, hindi ko na pa handler yung scooter. Kasi yung nag-practice ako, naka-handler na yan eh. So, tinawag ako, marunong ka ba mag-motor? Hindi. Sabi ko, nag-practice ako 2 beses. Tinanong uli, marunong ka ba? Hindi. Sabi ko, marunong. Tabi ka doon, sabi niya. Eh, kinabahan ako. Akala ko, hindi ako pa ipapasa. Yun, naghintay kami doon sa cashier. Yun, buti pinapasa ako. Pero okay naman. Say, motorsiklo lang naman daw. Madali lang pag-aralan. Kaya nga, yung uno lang talaga ang ano, inaptayan ko. Buang motor lang. Wala naman kaming sasakyan eh. Saka wala pa akong motor noon, July. Kasi ito, binili ko to ano na, December 7. Yan, saka na ako nag-practice ng December. Kaya, yun. Kaya kung gusto nyong makapasa sa pag-drive ng motor, yung motor lang at layan nyo. Kasi baka maawa sa iyo yung examiner, ipapasa kayo kahit wala naman. Pero ngayon naka-driving school eh. Yung mga examiner ngayon wala na halos. Pag dumaan ka talaga ng driving school, dapat magaling ka talaga. Hindi naman mahirap pag-aralan tayo. Yung ano lang dito yung throttle eh. Yung throttle na dapat yung throttle mo kontrolado mo, kasi ito scooter to, isang galaw mo lang iarang ka agad eh. Ayun. Kaya inabutin ako ng siguro mga 2 buwan din bago ko na nag-practice ako sa barangay lang namin, pabalik-balik. So bago ko lumabas ng highway, mga 1 buwan. Kasi inano ko talaga yung control ng throttle. Kasi wala naman problema sa ibang ano eh, aspeto ng pagmamaneho. Yung throttle lang talaga, kasi totally delikado to eh. Wala kasing clutch to eh. Yung coach eh, siguro baka maipas ako pa. Pero matagal na kasi kasi hindi nakamaneho eh. Buti sana kung matagal yung pagmaneho ko nung dati. Pero hindi naman, yung kunti lang, 10 days lang na nag-schooling din ako eh. Nag-driving school din 10 days lang. O, hindi na rin ako nakadrive. Yun. Kaya yung ina-plan ko talaga motor lang. Kasi yung plano ko talaga, kuha ng talaga ng motor. Ayun, dito na tayo, haro na to eh. Yung sa harap natin, yung sirang bahay dyan, hindi yan, yung isa nakatago na doon sa ano, yung nakatago sa likod ng tarpaulin na yan, dyan yung bahay dati ni Graciano Lopezaina. Ayun, isa yun sa mga revolusyonaryo ng Pilipinas. Ayun, yung napatay si Graciano Lopezaina sa ano pa, sa Espanya. Hindi na iuwi yung bangka niya dito kasi parang ano na yun eh, kumbaga hindi rin inesikaso. Hindi nalaman kung nasaan yung ano niya, yung puntod niya. Parang iwan ko kung paano lang, hindi rin, parang hindi ginalang siguro.
pag ano niya, kasi kalaban ng Espanya eh. So hindi nila inayos ng maganda yung pagkaka ng bangka niya doon.